So yes, good morning. This is Marie Jessner. Tune at naka-tune in ka sa aking channel. So medyo haggard, no? Hindi lang medyo, talagang haggard. Wala akong pakialam minsan sa itsura ko dito sa bahay. Kasi since nandito lang din naman ako sa bahay, nandito lang ako o nagpa-process. So wala talaga akong pakialam minsan sa itsura ko. Tapos pag lumabas naman, naka-face mask naman, hindi naman kita yung mukha. Hindi nga kita kung nag-toothbrush pa o hindi, diba? So, ano ba yung ano? Alam niyo guys, may ikwento ako sa inyo. So, sabi nila, ang mga negosyante ay dumadaan minsan sa mga pagkakataon na parang nag-struggle sila. Ano ba nila i-budget yung pera nila? 'Di ba minsan iisipin mo, may pera ka na nga, mahihirapan ka pang mag-budget, 'di ba? May pera ka na nga, malulus control ka pa. Pero totoo pala yun, guys. Yung alam niyo yung dahil sa ngayon ka lang nakahawak ng pera, parang mauuna yung kayabangan mo. Gastos dito, gastos doon. Sige, ako nagagastos niyan kasi ako yung may pera. But then, yan ang una-unang pagkakamali na natutunan ko. Bakit? Kasi guys, pag ikaw pala may negosyo, dapat mas hold ka sa pera o mas marunong kang maghigpit sa pera. Kasi guys, pag inuna mo yung yabang, pag inuna mo yung pakitang tao, alamawa, sige ako na yan, meron ako ditong pera, bigay dito, bigay doon, ganyan. Sorry guys, bigay dito, bigay doon, laki kasi. Bigay dito, bigay doon. So, kinabukasan, doon ka ma-stress, doon ka magkakaroon ng problema. Kung, alam mo yung, nasaan yung pera? Saan napunta yung pera? Mapapatanong ka ng ganun eh. Saan napunta yung pera? Ano ang nangyari sa pera? Which is, mapera ako nung mga nakaraan. Pero bakit ngayon, wala na yung pera? Ang dami kong bayarin, ang dami kong gawain, ang dami kong, wait lang. At may mga nagtatanong sa akin ng ilang yards ang ipapareserve ko magpapa, ano kasi ako ngayon ng mga tela guys, magpapakuha ako ng tela sa Divisoria. So yun na nga paano mo makukup yun? Pero actually guys, it's normal daw na pinagdadaanan daw yun ng mga negosyante, ng mga negosyante na anuhin daw yun, na pinagdadaanan daw talaga yun. But hindi ko expect na ganun siya ka-stressful pag pinagdaanan mo siya. Okay? Hindi ko siya na-expect na ganun siya ka-stressful, na talagang madedepress ka, talagang malulos control ka talaga. Kasi kakaisip kung ano na ba ang sunod mong gagawin, kakaisip kung nasaan na yung pera mo, may mga bayarin ka, kakaisip na kung nasaan na ba, ano na ba ang next na move mo, mangungutang ka ba? Actually guys, ang mga negosyante talaga is nagkakaroon talaga ng mga debit or utang. Kasi merong mga clients tulad sa akin, meron ang supplier ko sa Divisoria is weekly ko binabayaran, or minsan every 2 weeks pa bago ko siya bayaran. Kasi nga they allow me to get fabric at bayaran ko siya pag pumupunta lang ako doon. So ang tawag doon syempre utang. So the good naman doon, ang advantage naman doon guys is pwede mong gamitin yung pera habang hindi ka pa nagbabayad sa kanya. Halimbawa, may iba kang gustong pag-investan or may iba kang kailangang gastusan ngayon, pwede mo muna siyang magamit. Yun yung advantage sa kanya. Pwede mo muna siyang magamit, pwede mo muna siyang kapitalin, 'di ba? But then at the end of the day, ang mangyayari guys is darating ka sa point na magbabayad at magbabayad ka talaga. Hindi pwedeng hindi mo bayaran 'yon. Talagang kailangan mong bayaran 'yon. So, okay, babayaran mo siya and then doon ka magsisimula na ma-stress, doon ka magsisimula na ma-depress kung
pagdating nung pagbayad mo, guys, is wala kang pambayad. Kasi nga nagyabang ka na eh. Nauna na yung pagyayabang mo, guys eh. Nagkaayaan, nagkainuman, sumama ka, tapos pagdating sa nagkalasing-lasingan, syempre, you have your money, of course, you have your business. Ayan, nagyabangan na. Ako na yan. Order ng ganito, order ng ganyan. Sa akin na yan. Ako nang bahala yan. Nandyan yung lumalabas, guys, yung kayabangan. Ngayon, ang nangyari, after yabang ngayon, pulubi later. Yun talaga yung pinaka natutunan ko, guys. So, ngayon, masasabi kong natuto akong maghawak ng pera, maghipit sa pera. Kung hindi kailangang gastusin, hindi ko talaga siya inaano, hindi ko talaga siya ginagastos. Kasi mas pinaprayo ko yung mga bayarin, pinaprayo ko yung mga fabric na kailangan kong bayaran, pinapriority ko yung mga fabric na kailangan kong unahing nabilhin. Ganun yung pinaprayo ko ngayon, guys. Kasi ang hirap pag kumita ka na, 'di ba? Kasi pag syempre pag sinabing utang, babayaran mo 'yun. Pero yung kumita ka na, guys, ganito yung role nun. May utang ka doon, kinuha mo na yung mga fabric, kumita ka na kasi nakuha na ng mga client yung fabric. But the problem is you have utang pa. So dapat mabalance mo 'yun, mabalance mo siya, yung circle na 'yun, mabalance mo siya. Kasi pag hindi mo siya, guys, na balance, sasakit talaga yung ulo niyo. Sasakit talaga yung buong katawan mo talaga kasama sa pagsakit talaga, guys. Kasi sobrang hirap nung pinagdadaanan pala, guys, ng mga businessman, businesswoman. Hindi lang pala siya basta-basta. Maybe, sabi ko nga nung mga nakaraan, pag nalagpasan ko to, so masasabi ko na I can make it. I am now forwarding to the next level of my life. Kasi ngayon, mas natutunan ko kung paano humawak ng pera, kung paano maghigpit sa pera, kung paano ako magiging successful by holding the right thing or by holding the right money. Hindi yung uunahin mo yung pagyayabang, hindi yung uunahin mo yung gastos. So ngayon, guys, pag may mga ganyang inuman, hindi ako, guys, masalita or hindi ako maboka. Ayaw ko na nagagastos ng bongga. Tamang gastos lang, pero pag sinabi birthdays or whatsoever na mga hindi ako, guys, hindi po ako nagagastos. Sige, mag-inuman, pwede tayong mag-inuman, pero yan, mag-aambag lang ako ng tama. Ganon. Iwas din ako, guys, sa mga gifts, giving. Oo, nabibigay naman ako, guys, sa mga gifts, pero over gift or pagmamayabang na magagandang gift, yun yung mga natutunan ko, is not allowed for me kasi nagninegosyo ako. Kaya pala nasasabi nila na, ngayon ko na-realize, kaya pala nasabi nila na yung mga negosyante is kuripot, or yung mga negosyante, ang kuripot naman ito, ayaw umano, maggastos, ayaw maglabas ng pera, because they're managing their money. Alam nila na yung perang ito, may nilalaanan ito. At ito lang yung kaya kong gastusin ngayon, diba? Kahit nakikitaan nyo na madaming pera minsan yung mga negosyante, madami din silang binabayaran. So, that's the real, circle of life ng mga negosyante. So, syempre, nagpapagod sila. Mas gusto din nila na yung pinapaguran nila is namnamin nila ng sa maayos na, o ibili nila ng maayos o mas productive na bagay. Sa negosyante pati kasi, guys, yung pera, 'di ba? You make money. You spend money to make money. Ganun siya. Parang ang hirap na maglabas ng pera kung hindi mo naman siya another na pagkakakitaan. Ganun yung mindset namin na, negosyante na ako namin na. So, yun yung mindset niya. Kailangan ilalabas mo yung pera sa another na pagkakakitaan mo pa rin. Ganun yung mindset niya, guys. So, yun lang. Pagdadaanan mo talaga siguro yung mga ganun, kasi para matuto ka ng paano ka mag-budget at paano mo i-manage yung pera sa bayarin,
sa expenses, diba? Sa expenses, income, expenses, and profit. Kailangan mong aralin. Kailangan mong aralin yun, guys. At, syempre, importante yung income, but then, hindi ka magkaka-income kung hindi mo aaralin yung balancing ng profit mo, tsaka yung income mo, tsaka yung utang mo. Yung balancing lang, guys. Balance lang dapat. Wala ka dapat na, nakakwentuhan ko yung kapatid ko nung isang araw, Evie May, may YouTube channel din siya, at mataas na yung YouTube channel niya, kumikita na siya sa YouTube niya. Nagkikwentuhan kami, sabi ko, nung nakaraan, sabi ko, nagdaan ako sa grabing stress, kasi yun nga, nauuna, sabi ko, nung mga nakaraan, parang nagkaroon ako ng attitude na nauuna yung yabang kaysa yung negosyo. Yabang muna dito, yabang doon. So, kailangan baguhin. Kailangan siyang ma-stop. Kasi hindi ka naman mayaman eh. Nag-i-start ka pa lang. Pag ikaw, mas pinrayo mo yung yabang ngayon, mag-down yung negosyo mo at hindi ka na, baka hindi ka na makaangat ulit, lalo na kung mas dumami na dumami na yung utang, doon ka malulubog, hindi mo na makakaya yung iangat yung negosyo mo. Kaya ingat, guys, ingat sa pagyayabang, ingat sa pag-spend ng pera, ingat sa pag-budget, kasi yun yung pinakauna palang nagiging problema sa negosyante, yung pagyayabang, pagbabudget, pagbabalance ng pera. Actually, ang pinaka shortcut is about pera. Yun talaga yung pinaka main. Yun talaga yung pinaka main na ano ng negosyo. Paano mo papaikutin yung pera? Paano mo i-handle ng tama yung pera? Paano mo ibabudget yung pera? Paano ka hindi magyayabang? Kasi may pera ka na nga. So, that's it, guys. Nandito na yung Master Speedy, kukunin niya na yung isang parcel na pupuntang Caloocan. So, bye for now. Sana may natutunan kayo at sana hindi nyo na yung pagdaanan yung pinagdaanan kong stress or depression about money. Sana pag nag-start kayo ng sarili nyong negosyo, always think na maging priority nyo yung budgeting, maging priority nyo yung hindi pagyayabang. So, that's all for today, guys. Bye.